Imbis na gumawa ka ng assignment, yung pagdodrawing sa ako ay sa notebook mo ang ginagawa mo. Puro drawing na lang, wala na tayong pambili ng notebook, ganun laging sinasabi. Pero nung nailalaban na ako, parang natutuwa rin kasi nag-grade siya, sabi. Nagsimula si Kuya Ramon, nung elementary pa lamang siya sa pagdodrawing. Sumali siya sa iba't ibang contest. Nung elementary nag-umpisa yun, nung grade 6 ako. Sinasali nila ako sa mga poster making. Hindi ako nananalo. Dahil ano eh, maraming mas magagaling na ano, na mga kalaban ko. Tapos nung high school, ganun din. Hindi alam nga nung teacher ko nung high school na nagdo-drawing pala ako. Tapos yung nilaban nila ako, hindi yun, nananalo-nalo. Kaya lang malabo nun. Hindi ako nakakarating sa mga regional, parang ganun. Ano lang, yun sa inter-school lang. Tapos hindi ako nakakapasa, ganun. Parang naisip ko nga, ano, parang hindi ko talaga ano yung pagdodrawing. Yung mga, nung high school ako nun. Pa-graduate na ako nun, na barkada ako. Tapos eh, nawala yung pagdodrawing na yun. Hindi ko na nagagawa, hindi ko na naiisip. Kasi puro barkada. Doon ako natutong uminom. Yun yung time na yun na nanigarilyo na ako. Nag-drugs, ganun. Tapos eh, kala ko, yun na talaga. Kasi pagka nakasama ko yung barkada ko, eh, okay na okay. Hindi ko na, yung pagdodrawing na iniisip ko, wala na yun. Nabaliwala. Kala ko mas maganda yun nung una. Pero nung dumating yung time na halos hindi na ako makapag-drawing, yung gustuhin ko mag-drawing, wala na. Parang tinanggal yung talento, parang ganun. Dahil parang pinarusahan, ganun dating. Parang dun nag-isip ako. Matagal na hindi ako makapag-drawing. Kahit na anong gawin ko, wala akong ma-drawing. Nagpapapayo ako nun sa mga kuya ko na nagagalit naman. Hindi nila ako maintindihan eh, kasi pag artist eh, talagang medyo malalim yung kaisipan, ganun. May mga kaibigan ako mababait naman na artist din na nagdo-drawing na talagang ano, yung nasadlak yung buhay ko kasi nung mga barkada ako. Hanggang sa unti-unti kong nagising ako sa katotohanan na yung pagbabarkada pala walang may itutulong na mabuti. Tsaka sa ano, nung nagpipinta-pinta ako, bumalik na nakapagpinta na ako kahit papaano, dahil unti-unti na akong lumalayo sa kanila eh. Pagka inahaya ako, hindi na ako sumasama. Unti-unting pagka nakakapag-drawing ako, sumasaya ako. Doon ko naisip na ipagpatuloy na. Kaya lumalakas yung loob ko kasi pagka nakagawa ko ng isang obra, kahit maliit, parang ang galing-galing ko, ganun. Parang kayang-kaya ko pang tumbasan tong nagawa ko na to, na may gagaling pa ako. Ganun. Ganun pala, no? Meron talagang hadlang at pagsubok. Pero hindi dito nawala ng pag-asa si Kuya Ramon. Nilayuan niya ang mga tuksong masama at pinagpatuloy ang kanyang sining. At sa kanyang pagsisikap, siya ay naging unang Pilipinong RAS painter. Kasi ano yun eh, dumating yung time nung di halos ako makapagpinta. Dahil gustuhin ko mang sumali sa competition na kahit na national, kaya lang wala akong magamit. Open media. Pwede lang kahit ano, basta art. Doon ko naisip yung kalawang. Kasi sa damit eh, pagka naman tiyahan, hindi natatanggal. Ang pin-repair ko na lang, yung telang paglalagyan. Kasi sa kahirapan din, sa wala ring pera. Dun. Dahil dito sa Nueva Ecija, mahirap i-market talaga ng painting. Hindi katulad sa Manila. Yan, layo naman natin sa Manila. And then yun, nung nagawa ko, na pwede naman pala. Yun, in-start ko na. Gumawa na ako ng maraming mga obra na pinagpa-practice ko pa nung una kasi dinidiscover ko nun yung kalawang nga eh. Tapos yun, pwede naman na gamitin din. Pinag-aralan ko mabuti paano ma-preserve siya, paano tumagal ng taon. May kasalukuyang exhibit na nakasali yung gawa ko sa Ilocos. Yun yung kawang gawa kasi yun. Lahat ng eskwelahan sa Ilocos sinusuyod ng kaibigan kong artist. Inimbitahan kami mag-donate ng painting, yung sa akin nga.
kasi hindi niya naman ako makikilala kung di sa Kalawang. Ang mga kasama namin doon, yung mga national artists, sila Bentham. May na-invite niya ako na mag-donate dahil para may makita naman na gawa sa Kalawang. Eh, pinaunlakan ko. Yun naman, ando doon sa kanila. Pagkatapos sa isang eskwelahan, ililipat yun sa ibang school para maipakita sa mga bata yung kahalagahan din. Di ba kahanga-hanga, ang first ever Ras Painter ay isang San Joseñan. Pero sino-sino nga ba ang mga huwaran para kay Kuya Ramon? Nakikilabada lang ano yung nanay ko eh. Yun talagang huwaran ko na kahit wala, kayang-kayang umahon. Kasi maliit pa ako, hindi ko na nakita yung tatay ko eh. Eh tinaguyod niya rin, tatlo kami magkakapatid, tinaguyod niya rin na pag-aralin. Pinaplano ko makapag-exhibit eh. Makipag-exhibit sa Manila, tapos pagkatapos nun sa ibang bansa sana. Dahil yung sinasabi kong idol ko, ganun ang ginagawa. Ngayon, nag-exhibit na siya sa Singapore, mga ganun. May mga contact na siya, mga Pilipino rin yung ano. Yun ang gusto kong gawin, mga ano, sa pinapangarap ko parang. Yun ang gusto kong determination ko talaga, yung makilala dun sa art kong ginagawa. Hindi nasusukat ang isang tagumpay sa mga papuri, sa panlalapi, at saka sa mga laki o diplomang natanggap. Ang tagumpay ay nakukuha o nakikita at naipapaliwanag doon sa pinagdaanan mong hirap bago mo yun naabot. Grabe, no? Marami talaga akong natutunan kay Kuya Ramon. At sana makilala pa ang kanyang Ras Painting.